Pwede magpahiya sa akin, ha? Bakit ba ito ginagawa? Kahit ang isang De La Torre! Laban na niya! Gabing yun ang bumasag sa katahimikan ng Las Espadas. At nagsimula ng alitan sa pagitan ng mga pamilyang De La Torre at De La Cuesta. Hindi niyo ito, Tretorio! Nilabas niyo ang bumasag ng Mandalika! Magbabayad kayo! Ating bawal kayo dito! Bawal kayo! Isang alitang tatagal ng ilang taon at lalason din sa buhay ng isa pang De La Torre. Vito! Vito! Si Camila De La Torre. Vito! Ito ang kwento ng kanyang buhay at kamatayan. Vice President Timothy Smith, I'm officially announcing the partnership between my company and the company that supplies the best tasting bananas in Asia, or may I say, the world. De La Torre Brand International! Patavo, may you say a few words? Sure. Thank you very much. Thank you. Please take a seat. Take a seat. In behalf of my family, I want to thank Mr. Samuel Anderson and Mr. Timothy Smith. Welcome to Las Espadas. Ano kaya masasabi ng mga De La Cruz? Welcome to our family. Wala nga sila dito ngayon. You just made the perfect choice. Kung natalo ka ng Mortal Kombat, how we and our people work hard for the plantation. Tama ba yun, Las Espadas? Hello, hello! Yung volume na nyo! Ayusin nyo! Napakalaking partnership ang nasara ng mga De La Torre! Ma! Nakuha nila yung deal, but it doesn't mean na sila ang nanalo dito. Javier, yun na nga eh! They always win! I know our business is doing well, anak. Pero bakit ganun? Kahit anong gawin natin, hindi natin mahigitan yung mga De La Torre na yan. At ngayon, sila pa nakapag-close ng deal sa South Africa. Ma-relax lang. Ma-relax ka dyan! Let's just put it this way. Maybe it's for the better. How could it be better? Actually, Ma, hindi maganda ako tupo sa kontrata na yan. Yung assistant ni Mr. Anderson, si Mr. Timothy Smith, parang matagal ko na nakikita yun eh, at wala akong tiwala doon sa tao na yun. Okay. If you say so, you know how much I trust you. At alam ko naman ang kakayanan mo sa pagpapatakbo ng negosyo natin, anak.
You've saved us after your father died. Bro, what's up? How's the gig? Jam-packed. Nice! Ang tagal naman kasi na record deal na yan eh. Alam mo, gusto ko sana ipagmalakit pagyabang sa mga kaibigan ko na meron akong kapatid na sikat na gitarista. Ano ka ba, Javier? Don't encourage him! Alam mo, dapat ikaw, tinutulungan mo ang kuya mo sa negosyo. And maybe if you were helping, edi sana hindi tayo naisaan ngayon ng mga Delatore. I offered to help. Ma, ako rin nagsabi sa kanya na huwag niya i-cancel yung gig niya. Paano rin niyo kaya si Vito tumugtog? He's actually good. Honestly, he's very good. I don't care. Ano ba silbi ng pagtugtog niya sa pamilya natin? Ha? Pwede ba, Javier? Tigil-tigilan mo na nga yung pagtotolerate mo dyan sa irresponsable mong kapatid! Bro? Don't take it personally. Kilala mo naman yun eh. Pagdating sa mga Delatore, para sumasabag no bulkan yun. Right? Puboy, baboy, magpahuli ka na. Ulang pa yung handa namin eh. Pahuli na yan. Agnes, papapuntahin ko sa'yo. Hulihin mo, ha? Puboy, baboy! Ayun si Camila, oh! Naku, tumpakan to! Camila! Kundi purple this week. And it worked. We got a South African deal. At lalong lalago ang negosyo. Thanks to your advisor, Lusa. Don't mention it. This is the best banana cake I've ever tasted. Is this your recipe? Yes, sir. Came up with it when I was 12. Oh, yeah. Sa tingin ko, hindi lang ang purple ang dahilan kung bakit squirty kayo ngayon. I've tasted better. Hey, Samuel. Do you wanna go to the baile with me later? It's the baile de mascara, sir. It's a dance during the yearly festival. Are you going? Me? No. But I'll be going. Tatiana, stop it. Excuse us, Reverend. Ah, Camila, excuse us. Hindi ba magkukulang yung mga drinks natin? Ah, hindi, tita. Hindi magkukulang. Natanong... Opo, natanong ko na yung kanina. Oh, may natira pa. Si Tito Felipe ba? Natikman na? Hindi pa? Sige. Excuse po. Tito, bibigay ko lang to. Ako po nag-bake yan. Ahan, nag-aalala ko baka mamaya magkulang tayo sa drinks. Tinanong ko nga kay Camila kanina eh. Kompanyero, ito talaga asawa ko. Masyadong nag-aalala. Relax ka lang. Maayos ang lahat, ha? Tito, ayan na. Sige na, tikman mo na. Masarap, Han. That is the best cake I've ever tasted. Yana. Tita, shh, baka marinig kayo, nakakahiya. Of course, he was not talking about your cake. Hello. And pwede ba, Camila? Stop calling me tita. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na 3 years lang ang tanda ko sa'yo? Tatiana,
8 taon lang ang tanda ko kay Camila. Should I tell her to stop calling me tita? Well, iba ka. Excuse me. Tita. You know what, Camila? If you really want him, magbigay ka ng motibo. Si Mr. Anderson? Ayoko po doon, hindi ko po yung gusto. He's young, rich, and handsome. Ang choosy mo, ha? Oh, baka naman. May boyfriend ka na. Pero hindi lang namin alam. Tita Tatiana talaga. Mabuti pa, tatawagin ko na lang si Lolo tsaka si Tito Luciano kasi baka mamaya kung saan pa mapunta yung usapan. Yung cake, Tito, masarap talaga yan. Tikman mo, please. Excuse me. Hindi ko pa mabibigay sa'yo ang posisyon ko, Luciano. Kung yan ang pinupunto mo, sasabihin niyo na naman sa'kin, di pa ako handa. Eh, hanggang kailan niyo ba ako paghihintayin pa? Hanggang sa matuto kang dumiskarte. Ngayon mo pa tatanungin yan? Sa tingin mo, paano natin nakuha si Samuel Anderson? It certainly was not because of you. Ni hindi ka makapagbigay ng simpleng speech kanina. So, tungkol na naman ba ito kay Camila? Pa! Ang tagal ng patay ni Renato! Hanggang ngayon ba naman eh, hindi pa ako pwede makawala sa anino ng anak niya? Mas may utak pa sa'yo ang batang yun. So ano nga gusto niyo? Si Camila ang pumalit sa inyo, ganun ba? Kung yan ang mas makakabuti para sa lahat ng ipinundar ko, balang araw, oo. Pa, kung itaas niyo naman sa pedestal yung batang yan, parang hindi ang produkto ng pagtatraidor sa inyo ni Renato. Pa! Tinraidor tayo ni Renato. Tinraidor kayo ng paborito niyong anak. Ipinagpalit niya ang pamilyang ito sa isang rebelde. Tumahimik ka! Ilang daang libo na bang ninakaw sa atin ng mga rebelde yan? Ilang taniman ang sinunog ng mga yan? Ilang mga tauhan natin na sinakta nila? Ilang beses nila sinubukan pabagsakin ang negosyo natin? At isa sa mga rebelding yon, ang nanay ng apo na pinagmamalaki ninyo. Darating ang panahon, ha? Tatraidorin din kayo ng kamilang yan. Mark my word! Tito, Lolo, sila Mr. Anderson ho, nagugutom na. Tara ho, kain na. Tito Luciano, tinabihan ko po kayo ng napakalaking alimango kasi alam ko ho na paborito niya yung alige. Ako, apo. Anong itinabi mo para sa akin? Lo, ikaw pa ba, siyempre? Meron akong bagong bote ng paborito niyong langis. Kaya mamaya po, mamasahihin ko kayo ni Lola dahil alam ko, ang dami nating ginawa ngayong buong araw kaya alam kong pagod na pagod ka, Lo. Ay, naku, apo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala ka. Laila, ano? Halika na. Halika na, dali. Mm-hmm.
gusto kong humalik sa labi at mga pisngi niya. Pwede bang ibalik pa pag-ibig naming dalawa? O wala na talaga? Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niya, mayroong pag-asa po ba? Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kahapon na kasama ko siya nung ako ay masaya. Gusto ko talaga mabigyan yung titulo siya, ano mo eh. Kahit isa lang, sa mukha. Pero paano kita maipagtatanggol? Hindi nga ako pwede makita sa tabi mo. Ilang taon na tayong ganito, Camila. Na parang may ginagawa tayong masama. Siguro panahon na para sabihin natin sa kanila. Seryoso ka? Sa makalawa magkita tayo. Doon ko malalaman kung pwede na tayong humarap kina Lolo. Mag-iingat ka. Mapit yan. Nangagat yan. Kuya, tama na. Sa kanya mo sabihin yan? Siya may kutsilyo, yun ba? Huwag mong papastusin si Camila! Ano ba meron kayo ng delatore na yan? Mahal ko siya, kuya. Camila! Tito, magpapaliwanag. Hindi na kailangan. Akala mo ba hindi ko alam ginagawa mo? Ilang gabi na kitang pinapasundan. Alam kong tinatraidor mo kami kasama ang Dela Cuesta yan. Tito. Teka na. Hindi siya sasama sa inyo! Tito, okay lang ako. Camila! Kalimutan mo na siya, Vito. Mahal ko siya. Isa siyang delatore. Ano ba yung gulong pinapasok mo? Sir, mabuhay mong gulo rito, sir. Ilabas niyo si Camila! Mabuhay mong gulo rito. Ilabas niyo si Camila ngayon! Sige, mapasukin niyo yan!
Ano? Nasaan si Camila? Anong ginawa niyo sa kanya? Ba, sa tingin mo ba sasaktan namin si Camila? Ha? Pinoprotekta namin siya sa'yo! Sir Jacobo. Sir Jacobo, maniwala ho kayo sa akin. Mahal ko po ang apo ninyo. Camila! Hindi ko ho sasasaktan. Camila! 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 Salita ng ganyan, ha? Ibinigay namin sa'yo ang lahat. Pero hindi ho ang pagmamahal na walang kondisyon. Talagang wala kang utang na loob, ha? Lo, aalis na lang kami. Kung hindi niyo kami kahit tanggapin, lalayo kami ni Vito. Pagpapalit mo kami? Sa lalaking yan? Gusto ko makilala mo yung apo mo. Gusto ko kasama kita habang bumubuo ako ng pamilya. Pero paano kung hindi niya siya matanggap? Lo, ayoko mawalay sa'yo kasi mahal kita, Lo. Mahal na mahal kita. Then stop this, Camila! Kung talaga totoo yung sinasabi mo, itigil mo ng kalokohang to! Lola, mahal ko si Vito! Mahal ko si Vito, pero no, mahal kita. Mahal kita, no. Ayoko umalis. No. Sorry. Sorry. No. 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 Yan ang gamot ni Lolo, ha? Nilista ko na ho yung panggabi tsaka yung pangumaga. Anay, tingin niyo mo ba mali yung desisyon ko? Umalis na kayo hanggat hinahayaan nila kayo. Natatakot ako, baka magbago isip nila, gumulo ang sitwasyon. Alam mo, mula pagkabata, nung mamatay ang papa mo at nilagay ka sa pangangalaga ko, anak na ang turing ko sa'yo. Kaya... Pero gusto ko maging masaya ka. Kung meron mang taong dapat maging masaya, cared for this family. Nag-aral ka nga sa business school. Pero ano? Ha? Yung music, yung arts, yan lang ang palaging nasa sa utak mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Pero ito? Ha? A De La Torre girlfriend? Alam mo bang ito ang pinakamasakit na pwede mong gawin sa akin? Hindi ito nangyari dahil gusto ko kayong saktan, ma. Mamahal ko si Camila. Mahal ko siya. And you think I'm gonna let you be with her? Vito, alam mo ang ginawa nila sa daddy mo? Nandun ka! How can you do that? That was an accident, ma.
Walang pruweba na may kinalaman sila sa nangyari sa amin ni Dad. Wala! Hindi ko kailangan ng pruweba para malaman na mga demonyo at kamilang yan! Being with that woman, inapak-apakan mo na ang alaala ng daddy mo! Kung nandito si Dad ngayon, sa tingin ko maiintindihan niya ako. Oh, I wish ikaw na lang! Na ano, ma? Na ako na lang sanang namatay at hindi si Dad, yun ba? Bro. Tama ba? Bro, saglit. Hindi naman yan ang ibig sabihin ni Ma'am. Kailangan namin dito. We both know na sapat ka na para sa pamilya ko, Kuya. Vito, isipin mo naman yung gusto mong mangyari. Ipagpapalit mo ang lahat para lang dyan sa babae na yan? Tatalikuran ko ang buong mundo para kay Camila. Sinubukan kong kausapin si Papa, pero okay lang, Tita. Basta pag may kailangan kang tulong... Alis! Mag-iingat ka. Alam mo namang nagpapakatanga ka, di ba? I promise you, pag sisisihan mo yung desisyon mo, when you choose love, lagi mo yung pagsisisihan. Dadali ka ng driver kahit saan mo gusto pumunta. Sige na, umalis ka na. Para hindi na lalong mahirapan si Mama at Papa. Camila! Papa, she was just about to leave. Ginawa ko na rin ito noon sa ama mo. Tinakwil ko siya. At ilang taong ko siyang hindi nakasama. At nang bumalik siya, napaka-konti lang ng nabawi naming oras. Dahil nawala rin siya agad. Pinagsisisihan ko ito. At hindi ko nakakayanin kung maulit pa yun. Hello? Huwag ka nang umalis, Apo. Hindi madaling tanggapin si Vito de la Cuesta. Pero mas pipiliin ko ang hirap na yun kaysa mawala ka sa buhay namin. Papa! Are you out of your mind? Babaliwalain mo talaga lahat ang pinagdaanan natin paghihirap dahil sa mga de la Cuesta? Tayong unang tatanggap isa sa kanila. Tayo ang susuko. Bakit yan ang iniisip ninyo? Bakit ganyan? Si Camila ay apo ko. Pamilya natin siya. At hindi natin dapat talikuran. Ngayon na kailangan niya tayo. At ang batang daladala niya ay kadugo natin. Jacobo, think about this, please. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaalyado natin? Ano na lang ang sasabihin ng buong Las Espadas? Lagi natin sinisigaw na makapangyarihan ang pamilyang ito. Bakit hindi natin ipakita sa lahat na kahit anong away ay kaya natin ayusin para sa isa sa atin? Camila, bukas na bukas ay gusto kong makausap si Vito. Isang pag-ibig na sana ang tutuldok sa ilang dekadang hidwaan. Matitikman na sana ng Las Espadas ang matagal nang hinihintay na kapayapaan. Napakaliit ang paslit mo pa lang. Pati ako. Parang
umiiyak din na. Ay, naku kayo talaga. Umiiyak. Ay, naku, ano ba yun? Naku, sa'yo yata. Naku, baka pinagmamadali na tayo. Ay, ano ba yan? Ano nangyayari? Bakit? Ano nangyayari? Si Vito. Kailangan kong puntahan si Vito. Teka muna! Nandali na! Uy! Camila! Camila! Ay! Uy! Ano nangyayari? Uy! Camila, hindi ako makakarating sa kasal. Patawad, hintayin kita. Iyon ang nasa mensahe na babago sa buhay ni Camila. Ay, ano ba yan? Ano nangyayari? Bakit? Ano nangyayari? Si Vito. Kailangan kong puntahan si Vito. Tumakbo siya para isalba ang pagmamahalan. Hindi niya alam, ang haharap sa kanya ay kabaligtaran. Si Camila, kuya. Sigurado ako. Camila, hindi ako makakarating sa kasal. Patawad, hihintayin kita. Pwede ba ibaba mo nga yan? Ibaba mo yung baril mo! Yung pamilya mo! Mga lason kayo! Tama ako! Para gusto yung kanlayuan ng kapatid ko! Ano bang pinagsasabi mo? Nasaan si Vito? Nasaan si Vito? Hindi mo na siya makikita! Sinusumpa ako! Hindi mo na makikita si Vito! Javier! Vito! Bakit to? Anong ginagawa mo rito? Si Camila! Hindi mo ba dapat kasama ninyo? Oo, dapat papunta na kami rito. Kaya lang may natanggap siya mensahe sa cellphone niya. Pagkatapos nagmamadali siya, pupunta ang karaw niya. Wala ako pinapadala text sa kanya. Ha? Sa pumunta siya? Bospre!
Sandali! Tulog! Camila! Camila! Vito! Camila, ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Pero Vito, si Javier, si Javier. Kuya? Isang oras na lang sakay niya sa helicopter. Pagdating niyo doon, dapat nandun na si Andres. Dediretso kayo ng Tagaytay. Oo. Kailangan ba talaga? Wala naman akong ginawang masama eh. Hindi ko naman... Just let me take care of this. Ako na ang bahala rito. Magpalamig muna kayo. At pagkatapos, aalis na kayo ng Pilipinas. Oo. Camila, hindi ka na. Kailangan mo na muna ng papa. Kami na! Halika na, halika na! Ako ang bahala sa mga polis, papa! Kabila, di na Torres! Sumama ka sa amin! Anong problema? Ngayon, Quezon Winters po siya sa pagkamatay ni Javier de la Cuesta. Kailangan dalawang patrol pang pumunta dito? Na parang isang violating criminal ang uuli ninyo? Pasensya na po, Mayor. Putos po ni Jefe. Sige, dahin nyo na yan. Camila de la Torre, inuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Javier de la Cuesta. Drawing ko na lang ho, pahingin na lang ho ng ballpen sa papel. Sige na, sir. Ang hidwa ang dapat na tinapos na ng isang kasalan ay sinimulan muli ng isang kamatayan. People of the Philippines versus Camila de la Torre. For the crime of murder or Title 3, Chapter 1, Section 52 of the Criminal Code of the Philippines. Using means to weaken or avoid defense by the victim, taking advantage of superior strength.
Maari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang nakita mo noong araw na yon? Pagpasok ko ng pintuan, nakita ko si Camila. Duguan siya. Tumatakbo palabas. At ang kapatid mo, si Javier? Nakita ko siya nakahandusay. Duguan din. Tad-tad ng saksak. Maliban kay Camila, meron ka pa ba nakita ibang tao na ando doon? Wala po. Tinutukan ni Camila de la Torre si Javier de la Cuesta ng kutsilyo. Objection! This is irrelevant. Ang tinutukoy ng witness ay nangyari nung gabi ng Violet de Mascaras at hindi nung araw ng krimen. What's the basis of your questioning, attorney? I just want to prove, Your Honor, that the accused, Camila de la Torre, is capable of committing murder, according to my witness. Proceed. Thank you, Your Honor. Bakit tinutukan ng nasasakdal si Javier de la Cuesta? Binastos kasi ang kaibigan niya. Galit na galit siya. At narinig ko mismo, ang sabi niya, sisiguraduhin niyang magbabayad si Javier de la Cuesta. Ms. De La Torre, sinabi mo na pinagtanggol mo ang kaibigan mo dahil pinagtangkaan siyang gahasain ni Javier de la Cuesta. Oo o hindi? Oo, pero... Oo, pinagtanggol niya ang kaibigan niya at kaya mo rin pumatay para magtanggol ng sino mang inaapi sa paningin mo, maski ikaw. At kaya mo rin saksakin si Javier de la Cuesta dahil ayaw mong pape sa isang katulad niya para sa'yo ay abusado at marahas. Hindi ako! Hindi ako pumatay kay Javier. Hindi ko kayang pumatay. Hindi! Sinungaling ka! Ikaw pumatay sa ala! Order in the court! Restrain that woman! Order! Order! Order in the court! Pumatay! Loko! 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 Halos hindi na makapagsalita si Kuya Javier nung naabutan ko siya. Ang tanging narinig ko sa kanya, mas mahal niya ako. Mahal niya ako bilang kapatid. Hanggang sa nakita ko yung mata niya, may tinitingnan siya. Takot na takot siya habang may tinuturo. Sino ang tinuturo niya? Kanino siya takot na takot? Kay Camila de la Torre. Pero hindi ibig sabihin na si Camila pumatay sa kuya ko. That's all, Your Honor. No! No, dear Camila! No! 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 In the instant case, the prosecution, through the testimony of eyewitness Vito de la Cuesta, had established beyond reasonable doubt that the accused killed Javier de la Cuesta. Such killing was attended with a qualifying circumstance, which proves the accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder. Defined and penalized under Article 248 of the Revised Penal Code as amended and accordingly sentenced to suffer the penalty of reclusion perpetua. So ordered. Court is adjourned. Pagkatapos mo sabihin sa korte na ako yung pumatay sa kapatid mo? Hindi yun ang sinabi ko. Camila, sumumpa ako sa Biblia. Hindi ko kaya magsinungaling sa korte. Hindi ko magagawa yun. Pero sinubukan ko naman sabihin sa kanila na hindi ko pinaniniwalaan yun. Kahit na si Kuya pang nagsabi. Hindi nga ba? Kilala kita.
alam ko kung sino ka at hindi ka mamamatay tao. Kilala mo pala ako eh. Nasaan ka sa lahat ng buwan na nandito ko at kinailangan kita? Halos mabaliw ako! Mabaliw ako, inaantay kita araw-araw! Kasi sana, iparamdam mo sa akin na pinapaniwalaan mo ako at kakampi kita! Camila, maniwa. Camila, please, maniwala ka. Sinubukan kitang tulungan. Hindi mo lang alam yung mga pinagagawa ko para sa'yo. Hindi lang ako makapunta sa'yo dito dahil ayoko malaman ng pamilya ko. Alam kong pipigilan nila ako. Ngayon, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Kunin mo sa akin yung anak ko. Camila, please. Makinig ka. Pag-usapan natin to. Dito lalaban pa ako. Inaayos ng abogado ko ang lahat-lahat. Dahil aapila pa kami. Lalaban ako dito kahit sinikuan mo na ako. Tutulungan kitang lumaban. Pero Camila, gano'ng katagal ang apil? Ipapanganak mo na yung baby natin. Ililipat ka nila sa Maynila. Gusto mo ba na lumaki siya sa kulungan? Papayag ka ba doon? Pwede ko muna siyang alagaan habang inaasikaso. Maalagaan mo, tapos hindi mo napapakita sa akin kahit kailan yung anak ko. Camila, alam ko gano'n yung gagawin mo. Camila, please, pag-usapan natin. Lumayo ka sa akin! Ito na yung huling araw na magkikita tayo, Vito. Camila. Camila, babalik ako. Mag-uusap tayo ulit. Balang araw, tatayo tayo sa lugar na to na hindi tayo nagtatago. Malaya mo nang masasabi na ako'y sa'yo. At ikay akin. Alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Susuungin niya ang lahat ng unos. Ipaglalaban niya ang kalayaan para sa anak niya. Hospital dito. Tulungan niyo ako. Iga natin siya. Nailabas siya ano. Sabihin. Iga natin. Sundan mo ang bilang ko, ah. Three. Higang malalim. Ire! Ipapangalan ko sa'yo, anak. Napakaswerteng bata. Lahat ng ninang, kriminal. Hahaha.
Oo nga pala. Ano ito? Vito de la Cuesta has formally requested na sa kanya mapunta ang custody ng anak mo. Isoli mo yan sa kanya, attorney. Hindi niya makukuha yung anak ko. Hindi niya kami mapaghihiwalay. Well, think about it, Camila. Mahirap ang sitwasyon mo dito. Mahirap din ang sitwasyon na to para sa anak mo. Pwede mo namang ilaban ang karapatan mo na makita mo pa rin si Vida. I can help you with that. Look, you don't have to decide right now. But if things gets worse here, at least alam mo na may iba kang option. Merong nag-text. May impormasyon siya dun sa marka na nakita mo. Attorney, yan na yun. Hinihintay natin para makalabas kami ng bida ko. Tatawagan kita kaagad, ha? Salamat. Kayo tungkol sa ganong tatak sa dibdib. Attorney, masisigurado niyo ba na walang makakaalam na sa akin galing to? Natatakot ko kasi ako na malagay sa alanganin. Baka magaya pa ako kay Javier de la Cuesta. Hello, Camila. May maganda akong balita. Yung tao, kilala niya daw yung may marka sa dibdib. Talaga? Sino daw yung lalaking yun? Dati yatang tauhan ng pamilya ninyo eh. Tauhan ng pamilya ko? Sa pamilya ko? Attorney, sigurado ka ba? Sino yun? Sino nag-utos nun? Kaninang tauhan? Teka, Day, ikaw na ba yan? Day? Attorney? Day! Ikaw na ba yan? Ano? 40.1 pa rin po, Mrs. Napakataas pa rin po. Misa, anong gagawin natin? Pinainom na natin siya ng paracetamol kanina, pero hindi pa rin bumababa yung lagnat niya. Kaya posibleng hindi na lang ito trangkaso. Pwedeng may impeksyon. Kaya kailangan natin na mapalaboratorio yung dugo niya. Mrs., nagkukumbulsyon na ata yung anak ko eh. Ano pang gagawin natin? Akin na po muna siya, Mrs. Kunin niyo yung mga gamit niya. Ako na mag-notify sa warden. Pero kailangan po natin siya na maidala kagad sa ospital. Sige, kausapin mo sila. Dali natin siya sa ospital. Anak, sandali lang. Sige na. Oo. Ma'am guard, kukunin ko lang yung gamit ng anak ko. Si Vida, dadali na namin siya sa ospital. Masyado na mataas yung lagnat niya. Sabi ko na nga ba eh. Sige, dali lang. Dali ako. Camila, makakatulong ko sa inyo mag-ina. Kailangan mo to, Camila. Walang pera ang kulungan para sa anak mo. Tanggapin mo na. Ito na. Camila, makakatulong to. Sharon, tama ka. Masakit man sa akin, pero kailangan ni Vida ko mapunta muna sa tatay niya. Pagkatapos nito ay bibigay ko muna si Vida kay Vito. Masakit man sa akin. Pero kaligtasan ni Vida yung kailangan kong isipin. Salamat. Magiging okay din si Vida. Ingat ka. Salamat. Salamat.
sa inyo kung anong demonyo ang tinamo niya sa impyerno! Ilang oras pa lang nakakaalis si Camila nung narinig namin yung sirena. Iniwan ko sandali yung baby. Tatawag ako sa telepono para humingi ng tulong. Sa may gilid lang yun ng infirmary. Hindi ko naman alam na lalala yung sunog. Na mabilis nakakalat. Pagbalik ko, napapalibutan na sa sunog na kaaw yung baby. Hindi ko siya malapitan. Wala akong magawa. Iyak siya ng iyak. Narinig ko. Tama na! Tama na! Ayoko lang marinig! Babalik daw po siya. Sinisigaw niya. Babalik siya. Sisingilin niya ang lahat ng nang-api sa kanya. Kalokohan. Pwede bang mangyari yun, Ornusa? Well, alam nating lahat ang concept ng reincarnation. Pagkatapos ng isang buhay, mabubuhay uli tayo sa bagong katawan at bagong pagkatao. And of course, nandiyan ang concept ng pagsapi ng isang kaluluwa sa katawan ng iba. Ano ba? Patay na si Camila? Ma, nilamata niya ang reputasyon natin. Muntik pa niya masira ang pamilya natin. Kaya imbis na nakikinig tayo sa mga kabaliwang ganyan, ang gagawin natin, kalilimutan natin siya. Kaya simula ngayon, wala nang babanggit kahit ng pangalan niya. Sunugin lahat ng gamit ni Camila. Yang kabinet, yang kama, lahat! Walang ititira! Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo yan! Huwag mong galawin yan! Bitawan mo yan! Narinig mong sinabi ni Luciano? Kung sa tingin ninyo, mabubura nito ang kasalanang nagawa nyo kay Camila, nagkakamali kayo! Maaalala namin at maaalala niya. O ano, Guada? Napatapon mo na ba lahat ng gamit ni Camila? Guada? Alala ko lang si Jacobo. Kung naririto lang siya ngayon, magagalit siya pag nalaman niyang pinatapon ko lahat ng gamit ni Camila. Mahal-mahal niya yung apo niya sa kabila ng lahat. Pero ako... Natatakot ka ba na baka balikan ka ng apo mo dahil hindi ka naging mabuting lola sa kanya? Walang natira kay Camila, kundi abong tinangay na ng hangin. Pero ang mga huling sinabi niya, kahit ayaw aminin, ay magiging gabi-gabing pangungot sa mga taong sinumpa niya. At hanggang ngayon, nag-iintay ang Las Espadas sa kanyang pagbabalik at paghihiganti. Hello? Paano naman siya babalik? She's dead. Baka kasi parang siyang zombie! Ah! Zombie! Sorry, sorry. Besides, paano magiging zombie? Nasunog ng buhay si Camila, oh. Hindi. Ang sabi nila, paghala-gala daw ang kaluluwa at naghihintay ng tamang katawan para sa pian. E di magiging the killer bride na siya ulit? Uy! Gusto ko yung makikita!
nakita! Isang naka-wedding gown, tapos may hawak siyang kutsilyo, tapos napapaliguan siya ng dugo. Hey, Jane! Ang creepy na! Tama na! Ano na! Uy, tawa-tawa na si Claire, no? Talaga? Please, Claire. Ha, diba, hindi totoo yung kwento, okay? Oy. Wala akong kwentong hindi totoo, ha? Tanong mo pa kay Elias! Tropa yan ni ano, De La Cuesta. Dahil yung tatay niyan, best friend ni Sir Vito. Oh, ako? Oo. Oh. Hindi naman na pag-uusapan ng mga De La Cuesta si Camila. Hindi na pinag-uusapan dun. Totoo, may away dati yung De La Cuesta at yung De La Torre. Pero tagal na nun. Oo nga, Tol. Wala ngang patayan. Pero Tol, hanggang ngayon, ha, aminin mo, walang umaapak sa teritoryo nila sa isa't isa. Aminin mo! Girl, ano ba? Nakakatakot ka! So what do you think? Bagay ba akong killer bride? Actually, yan dapat yung suotin mo bukas sa Viva La Fete. Sobrang bagay. Kaya kayo, yung pagtitili nyo, i-reserve nyo yan sa pag-dance-dance bukas ng gabi. Happy Fiesta! Guys. Baka bukas ng gabi ang pagbalik ni Camila. Kung kailan magiging kulay, dugo ang buwan. Di ba sabi nila, ang blood moon daw may dalang malas o kasamaan. Intoy, tama na yan. Hindi totoo yung multo, malas. Hindi totoo yung killer bride na yan. Kulang-kulang lang naniniwala dyan. Ayun, kulang-kulang ako? Ay, gano'n na nga. Nakaka-enjoy mo naman pare. Sasabi lang naman ako. Wait, Jen. I told you, tama na yan. Hindi na ako yun. Ano yeah, may kasama to eh. Kasama nga, ano? Nanakot ka pa kasi. Uy! Yes! Tingin lang, uy! Hoy! Tigilan mo yan! Hoy, tigilan mo! Sana kung alam niyo kung saan yung Taco Paroon. Taco Paroon? Eh, di yung sa Taco Paroon? Hindi po, tinatanong ko po sa inyo kung alam niyo po kung nasan yung Taco Paroon. Papunta ko ba kayo doon? Ay, hindi pa, no? At wala akong balak na mamatay ako. Ay, itong batang to, kung anong pinagsasabi. Ay, di ka nga dyan. Sorry. Okay ka lang? Yung punerari na ano po, di ba? Dako pa roon. Elias, nga pala, Elias.
Ikaw, bahala mo. Emma. Tara, doon na kita. Naku, huwag na nakakahiya. Huwag ka mag-alala, alam daw hindi naman yun. Tsaka alam ko yung dako para nag-atid ako ng bulaklak dun eh. Elias! Mang Jimmy! Oh. Sakto! Mang Jimmy, kamusta yung ginawa ko sa pwesto nyo? Okay, di ba? Okay, maaasahan ka talaga. Nga pala, salamat sa paghatid sa mga bisita ng anak ko, ha? No problem, Mang Jimmy! Lakas mo sa akin, eh! Ano? Takot ka pa rin? Kasi hindi kita kilala. Baka mamaya kahit gwapo ka, manyak ka. Ay, hindi. Hindi manyak yan! Hindi, mabait yan! Sabihin, ito po. Kahit sino pwede maging manyak, di ba? Uy, ako? I'm the father. Yes. Oh my God, Jamie! Sa flower shop ka nagtatrabaho? Hmm. Ikaw, bago ka dito? Galing ako ng Maynila, pero nakahanap ako ng trabaho dito. Hmm. Kaya pala maingat ka sa mga manyak. City girl ka pala. Itong Las Espadas, hindi mali ito. Pero tingnan mo naman, halos lahat ng mga tao magkakilala dito. Tara na. Sana nga. Tara. Seatbelt. Wait lang ha. Wait lang ako. Ito na tayo sa Dako Parod. Salamat ulit, ha? No problem, anytime. Sana'y maging maliit at masaya para sa itong Las Espadas. Salamat. Magandang araw po. Kaya po ba si Manay Ichu? Ako po si Emma, yung makeup artist po. Ay, ikaw pala. Ay, upo ka. Tuloy.
Ito, si Choknap, assistant ko. Hello. Ayan, madadagdagan na naman ang maganda dito sa funeraria. Oh, Mayang Fe, magandang umaga ho. Ang ganda ng bunga natin ngayon, ha. Sigurado ako may aalok natin ito sa mga investors natin. Oh, sige ho, pakipasok na siya sa kusina. Sa kusina na po. Tara, dali natin. Okay, salamat ho. Hi, ma'am. Oh, saan niyo nadali niyan? Sa kusina po, ma'am. Sige. Tara. Oh, dito. Dito sa gilid. Diyan kayo duman sa gilid, papunta sa likod. Asensya na po. Yeah. Ma, hindi naman na iba sa atin sila, Manang Fe. Kita niyo ang bigat ng dala nila. Ayoko lang masanay sila. Eh, paano na lang kung may mga bisita tayo? Eh, di nakakagulo pa sila. At saka, kaya nga may servants entrance. 4 servants. Don't worry, ma. Pagsasabihan ko po si Manang Fe. You see? Hindi na po maulit yan. Kita mo, kasawa mo. She understands. Oh my God, that boy. Dinang boss, pre! Elias. Hello. Sesa. Ma'am. Magandang umaga. Wala dito, tatay mo. Pabalik na rin si Aran dito. Antayin mo na lang. Ah, siya nga pala, ma. Si Elias, tutulungan din tayo sa booth natin sa Viva La Fete. Kahit na meron siyang kailangan na sikasuhin na stall niya. Yun, boss, pre naman. Kahit ano po yung tulong na kailangan niyo ako, andi dito lang ako. Alam niyo naman, hindi ko lang ho kayo ninong eh. Idol ko rin ho kayo. Ikaw talaga. Lika, pasok mo na yung mga bulaklak sa loob. Yun, boss, pre. Kamusta ang business mo, Elias? Blooming na blooming, ma'am. Elias! Una. Hi! Blooming kasi flower farm. That is so cute. Nga pala, may booth kami mamaya dun. Daan ka, may tinda kaming garlands o kaya flower crown, bagay sa iyo yun, magugustuhan mo. Of course I'll be there. And I'll even bring my friends. Basta, hango tayo later. Hey! What? Ano what? Luna, dear, di ba darating yung mga friends ng lola mo for dinner later? Remember that chef you and your lola always rave about? He's going to cook for us. But mom, I can't miss Viva La Fete. Ano? Pakiulit nga. Wait. If you guys are just worried about my safety, don't. Because Elias will be there. And I'm gonna be super duper safe, right? Dito naman, iniimbalsa mo ang mga patay. Sino po itong... Iking! Ang sarap ng tulog ko. Bakit ba ang hilig mo matulog dito? Press ko po, Chang, eh. Loko talaga to eh. Ito si Emma, ang bago nating makeup artist. Hi. Kumusta? Eto, buhay pa. Sige po, matutulog na po muna uli ako. Nako, masanay ka na sa pamangkin kong ito. Buhay pa pero gustong sumakabilang buhay. Nako, kaya siguro dito napunta sa pag-aasikaso ng mga patay. Alika, doon tayo. Ang laki naman po ng bahay ninyo, Manay. Pinamana lang sa akin to ng isang kamag-anak. Tapos yung naipon ko nun sa dati kong pinagtatrabahuhan, pinampundar ko ng punerarya. Ay, Choknap, mauna ka na nga sa taas. Ayusin mo na yung magiging kwarto niya. Sure ka, Mother. Ayaw mo? Ito na po. Ayun ako. Sige na. Okay. Halika, tuloy. Thank you.
Manay, sino po siya? Anak niyo po? Dati kong alaga, bago ko pinasok ang pagpupunerarya. Ang ganda niya po. Patay na siya. Trinaidor kasi yan si Camila ng sarili niyang pamilya. Yung mga De La Torre, naku, girl, pag narinig mo yung kwento, kikilabutan ka talaga pang teleserye. Di ba sinabing bawal mabanggit-banggit ang pangalan ng pamilya niyan dito? Sorry naman, Mother. Eh, syempre, new member siya ng family natin. Kaya dapat knows yung mga bagay na yun. Naku, malapit na ang Viva La Fe. Ibig sabihin, malapit na ang Blood Moon. Naku, eh, mag-umoras tayo mamaya dyan. Aura-aura tayo sa sayawan. Naku, mukhang matutulog na lang ako ng maaga ngayon. May pagod ako sa biyahe. What I can offer is 40-60 profit sharing. What do you say, huh? Of course, us being the 60, since we'll be handling most of the operations. Before we proceed, let me ask you, why now? I don't understand. Bakit ngayon nyo lang naisipang buksan ang Platanos De La Torre sa iba? When for the longest time, this has been a family business. Well, compadre, times are changing. Well, is that your way of saying na nalulugi na kayo, kaya kailangan nyo ng ibang mag-i-invest sa inyo? No, of course. Are the rumors true na malaki ang lugi nyo dahil sa latest outbreak ng Panama disease? No, these are just rumors. Come on. You can't deny it, Luciano. I saw the aerial images of your plantation at kitang-kitang mga ektaryang na-wipe out. Mayor, masyado yata ang seryoso ang usapan natin, ah. Bakit kaya huwag muna natin pag-usapan ng business at mag-enjoy muna tayo? Sure. That's strange. Sure. Ayos ka lang ba rito? Opo, Manay. Manay Ichu, kanina po itong kwarto dati? Sa mga magulang ko, bakit mo pala naisipang pumunta dito sa Las Espadas? Mukha namang maayos ang trabaho mo sa Maynila. Nagsarado ho kasi yung pinagtrabahuhan kong punerarya sa Maynila. Nag-migrate po ng US yung may-ari. Kasi baka maliit yung sweldong inaalok namin sa'yo. Alam niyo ho, nung nakita ko ho yung ad niyo sa dyaryo, ewan ko ba, parang may tumulak ho sa'kin na tumawag po sa inyo. Na parang pag hindi ko ho ginawa, pagsisisihan ko po. Ewan ko, hindi ko rin po ma-explain. Basta okay naman po ako sa napag-usapan natin. Naabot ko pa rin naman po yung pangarap ko eh. Na makapag-ipon, makapag-aral, at maging isang lisensyadong embalsamadora. Gusto ko rin po kasing magkaroon ng sarili kong punerarya. Hindi ka ba natatakot sa patay? Eh, hindi ho ba? Mas dapat tayong matakot sa buhay?
Nagulat ka naman. Para naman to nakakita ng multo. Dito ka rin natutulog? Naku, girl. Madededs muna ako bago mo ako mapaborlog dito, no? Di ko nga, no, kung saan mo nahuhugot yung lakas ng loob mo para mapaborlogs ka dito, eh. Pero, alam mo ba, girl? Yan kasi si Maniitsyo, hindi yan naniniwala sa akin na may nararamdaman at nakikita ako dito, eh. Di ko knows kung bakit di siya naniniwala sa akin, pero maniwala ka sa hindi. Meron talagang kababalagan nangyayari dito dahil sa kanya. Dahil kay Manay? Hindi. Dahil dyan kay Camila. Ewan ko ba dyan kay Mother kung bakit pinaskil-paskil pa yung picture ng alaga niya. Isinumpa kaya yan si Camila? Namatay yan sa sunog. At bago yan mamatay sa sunog, alam mo ba, sinumpa niya lahat ng tumarantado sa kanya. At ang sabi niya, babalik siya para magiganti. Ano nakakakilabot, no? Paano naman babalik ang patay? Girl, maraming paraan, no? Pwedeng may tulong ng demonyo. O kaya, sapi. Pwedeng ganun. Naku, huwag mong minamaliit ang kapangyarihan ng galit. Ay, intense ba masyado? Naku, pasensya ka na. Mauna na ako, ha? Kasi, alam mo na, pupunta pa ako dun sa pestahan. Mag-ingat ka dito, ha? Sige. Alam mo na. Enjoy ka. Oo, salamat. Basagi mo pa lahat ng gamit dito. Wala na mangyayari. Makukumbinsi ko ba dapat sila eh? Wala nang pag-asa yon. Bakit? Pang-ilan na ba yung sa mga nilapitan natin? Hindi ko kasi maintindihan. Bakit nangyayari to eh? Bakit mo parang sinisisi mo ko? Ha? The whole region is affected! Hindi lang Platanos de la Torre! Di ba may ginagawa naman ako? Di ba nag-eeksperimento nga tayo, naghahanap tayo ng variety na resistance to disease? Dapat last year pa. You should have anticipated the threat. Hindi yung hinayaan mo na may infect ang malaki nating ektarya. Yun ang ginawa naman de la Cuesta sa plantation nila, di ba? Kaya yun, wala silang problema. Alam mo, dapat dati ko pakinuha sa'yo ang pagpatakbo ng negosyo. Magaling ka? Kaya mo? Ha? Over my dead body, Felipe! Tama ang papa. Kaya pala pinaburan niya noon si Camila na pumalit sa kanya. Dahil mahina ka. Luciano! Please, the both of you. Pababa na si Mama. Thank you.
Lola? Ma'am, pasensya na po. Hindi po kayo makakapasok. Wala po kayong invitation. Lola! Sino ka? Lola. Ako to. Si Camila. Lola! Ako po to! Ako. Mas! Everyone, we're so sorry. Please sabi ko ako ng totoo! Tumahimik ka! Makinig ka naman sa akin, Tito Luciano. For once, pakinggan niyo naman po ako. Kahit kailan ba, hindi niyo ako maituturing na kapamilya. Get to the bus! Tito! Pamilya niyo ko! Don't you dare call yourself family! Hindi ka namin kapamilya! Mula nun, hindi niyo ko matanggap-tanggap. Dahil anak ako ng tatay ko na mas mahal ni Lolo. Shut up! I've always wondered kung sinong tumawag sa mga pulis nun nung patakas na kami ni Manay Ichu sa Tagaytay. Naalala mo yon, Tito Luciano? Yung plano ni Lolo, magpapalamig dapat sa rest house sa Tagaytay. At saka aalis kami ng bansa ni Manay Ichu. Ang sabi niya, siya ang bahalang haharap sa mga pulis. Pero siyempre, nasira lahat ng yon. Dahil biglang dumating yung mga pulis, patakas pa lang kami. Ikaw yon, Tito Luciano. Tama ba ako? Ikaw ang trumaitor sa akin at kay Lolo. Sino ka ba? Ha? Nasaan si Tita Tati? I'm sure may inis na naman yun sa akin pag tinawag ko siya. Tama na! Tigil mo na yung makalokohan mo, ha? Salamat, Tita Alice. Kahit kailan, hindi mo ko tinalipuran. Kayong dalawa ni Lolo. Bawat araw sa korte, nandun po kayo. Pero naintindihan ko, Tito Felipe. Kailangan niyong isipin ang karir niyo sa politika. Kaya naghugas kamay na lang po kayo. Pero ikaw, Lola, doon ko lang nalaman na mahal niyo lang ako dahil swerte ako. Nung nagkagulo ng lahat at nawala na ako ng pakinabang, minitawan niyo ako. Naaalala niyo po ba kung anong mga huling salita niyo sa akin? Lumayo ka! Puro kamalasan lang ang tala mo! Parang saksak sa puso yun lang. Apo? Apo! 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 Ano pa hinihintay niyo? Sige na, ilayun niyo na yan. Wag! Ipasok siya sa loob! Mama, ano naniniwala ka dyan? Narinig niyo ang sinabi ko? Ipasok niyo siya sa loob! Ma! Thank you.
Are you okay? Yeah. Nanaginip lang ako. Tuko saan? Wala. Wala. Hindi ko maalala. Ganito. Kape mo. Salamat. Posible yun, Mama. Bumalik na siya! Hindi naman natin siya kilala eh. Sino po kayo? Hi. Luis. Paano po ako napunta dito? Shh, ikaw. Tigilan mo na tong kalokohan to, ha? Sabi ka ba ng totoo? O ay mabubulis kita! Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Hindi ko nga po kayo kilala eh. Luciano, tinatakot mo ang bata. Camila, ako ito. Ang lola mo. Pwede ka magpahinga sa taas? Kung gusto mo, mag-usap tayo. Tama. Huwag niyong paaalisin yan dito. Hanggat di natin nalalaman kung sino siya. Sasabihan ko rin yung mga guards. Guard! Camila! Guard! Camila! Guard! Hoy! Luciano! Hoy! Luciano! Habulin niyo! Hoy! Luna, let's go home, please. Come on, let me help you. No, okay. I'm not drunk. Okay, enough. Stop. With the drinking, please. You're drunk now. Let's no. just go home. Asan ba si Elias? Elias isn't here. No, he's here. I still want to see him. Elias! Please, let's go home. Please, stop. Whatever. Elias! Uy! Pare! Pare, kamusta kayo, ha? How are you? Dumalo ba kayo sa boat ramen? Bubili na kayo para sa mga magulang nyo. Alam mo naman yun. Diba? Ayos tayo. Ayos tayo, ha? Siyempre, magandang ako sa inyo. Hi. Elias? Ano ba? Luna. Hey, ano ba? Mahina pa kita hinahanap. Ba't ka ba nakipagtaguan? Hindi na tayo bata. Dapat nasa next level na tayo. Luna, lasing ka na. Uwi na kita. No, hey. Lasing ka na. I'm not drunk. Tara na, uwi na tayo. Hey, Elias, come on. Don't you like me? Luna, lasing ka na. Umuwi na tayo. Hindi nga, I'm not. Tama na yan. Ayun! Tabay! 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 Umuwi ka na. Umuwi ka na. Ay, umuwi mo ko. Elias! Ikaw, pre. Hanapin mo dun. Bro, hanapin mo dun. Hanapin nyo!